umaga na maganda 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 ng umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. And yun, panbagong araw na naman, panbagong kultuhan, panbagong. No? So, yun, since I'm in a back, in the red background, and I'm soloist for a while, yan, so I think we should talk about but yun, for today, pag-usapan naman ulit natin ang mga kakak ng babae sa breakup. Yun, binagawin ko yung title, no? Mga kakak ng babae sa breakup. Yan, so, syempre, sa last time na pag-uusap natin, yung unang lima na mga kakak ng babae, kung bakit nagkipag-break sila sa mga boyfriend niya. So, ito yung other topic, no? Other dahilan kung bakit nakikipag-iwalay nga ba ang mga babae. Kasi napansin ko rin na parang tinanggap na ng mundo na kapag naghihiwalay ang mga boyfriend at mag-girlfriend, ang may kasalanan, ang lalaki. No, so, ito, pakinggan natin. Magkwentuhan natin yung mga dahilan nga ba ng mga babae kung bakit sila nakikipag-break up sa mga boyfriend. Tara, tuwan tayo. And yun, yung una natin sa mga kakap ng babae sa breakup is yung ano, yung kulang sa lambing. Kulang sa lambing yung boyfriend nila, no? So, hindi ko maintindihan din kung minsan, kung bakit nagiging dahilan to ng mga babae kung bakit sila nagkipag-break. Diba? Kasi, yung una pa lang, sa una pa lang na naging sila ng boyfriend din. Diba? Na hindi na ganun kalambing yung lalaki. Diba? Tinanggap nila. Diba? For 1 year, 2 years, 3 years, kung ilan naman na wala, hindi naman sa wala. Diba? So, hindi lang ganun kalambing na tulad ng ibang lalaki yung boyfriend nila. Diba? Tingin ko, siyempre, gusto rin ng mga babae na nilalambing sila eh. Mahirang-bihira lang naman talaga yung mga babae na walang lambing sa katawan. No, may mga ganun. Actually, may mga babae na talaga na medyo boyish, ganyan, no? So hindi nila type yung nilalambing sila. Pero most or almost, siguro mga 95% ng mga babae, 90% ng mga babae, gusto talaga na nilalambing sila. Diba? So medyo, tingin ko dito, tingin ko lang. So, i-correct nyo ang mga ladies kung tama. Pero, tingin ko lang na kaya nagiging dahilan yun ng break up. Kung bakit nakikipag-break ang babae is meron silang nakikilalang ibang lalaki na naibibigay yung lambing na gusto nila. Parang yung cold, kung naging cold yung ano. Pero ito, yung tipong tinanggap ko na walang lambing yung babae. Kasi siyempre kapag pag medyo mature yung babae, talaga naghahanap yun ng ano, yung lambing sa katawan. Yun, diba? So, pero tingin ko, diba? Kaya ganito, isa sa mga lalo na kapag yung lalaki walang bisyo, diba? Walang ano, talagang trabaho lang, aral lang, ikaw lang, parang pinaikot na ng lalaki yung buhay niya sa'yo. Diba? Yun nga lang, hindi siya gaano malambing. Pero, kapag ang babae nakahanap na ng lalaking nalambing sa kanila, diba? So, napapaisip na yung babae na tingin ko kailangan ako makipag-break sa boyfriend ko kasi wala naman siyang lambing sa katawan. Tapos, nandiyan pa yung time na ikikwento niya sa mga kaibigan niya na ganito yung boyfriend niya, ganyan boy. Although, dati na ikikwento. Pero, pag may nakilalang ibang lalaki yung girlfriend na yun, parang yun yung nilalabas. Kasi, siyempre, ano ba naman yung maidadahila mo kung walang bisyo yung lalaki? Hindi nagiinom, hindi nanginagarilyo, hindi nag-mobile legends, hindi nagkipag-basketball. Aral-aral lang. Tapos, yung quality time na ibibigay, wala nga lang lambing, diba? So,
ito yung minsan nagiging dahilan ng mga babae kung bakit nakikipag-break sila sa mga boyfriend nila. Diba? Siyempre, hahanap at hahanap ang babae o ang tao ng dahilan para mapalabas na ang mali ay yung isa. Diba? So, comment nyo down below kung tama yung pinagsasabi ko or what. But, siyempre, real talk tayo dito. Diba? Hindi naman sa kinakampihan ko yung mga lalaki. Pero, umisang kasi, medyo nagiging bias kung ganitong dahilan. Diba? Hindi ka lang nilalambing, may kapag-break ka na. Diba? Aminin mo sa sarili mo na nangati ka sa ibang lalaki. Diba? Hindi yung palalabasin mo na kaya ka nakipag-break eh dahil hindi ka nilalambing. Simula pa lang nung una ng boyfriend mo. Diba? Hindi magandang dahilan yun ng break. Sa tingin ko lang ah. Diba? Enjoy. And yun, next natin sa mga karakter babae kung bakit sila nagkipag-break is yung nakakasakal yung boyfriend niya. Nakakasakal. Yan. So, ito kasi, meron kasi mga lalaki talaga na nasobrahan naman sa pagpaplano sa buhay. Na yung tipong pati yung plano sa buhay ng girlfriend nila. Diba? Eh, sila na mismo yung nagpaplano. Kung halimbawa, merong night out ang babae at nataon na merong night of minanahan. Diba? Inuutusan ng lalaki yung babae na doon sumama sa night out niya. Diba? Para kayo siya makilala, mapakilala sa mga kaibigan, ganito ganyan. Tapos, yung mga, may mga lalaki pa na yung una, nakilala nila yung babae nila na naka-shorts, yung manipis ang damit, nakalabas ang cleavage, di ba? Pero kapag naging girlfriend na nila, di ba? Eh, inuutusan na magpantalo na lang, mag-t-shirt ang makapal-kapal, tapos yung, parang di kung gusto nilang nakabalot na, yung lahat na lang ng galaw ng girlfriend nila, eh, dinidiktahan nila. Di ba? So, yun na, nakakasakal. Kasi, parang tinatanggalan na ng boyfriend nila yung ng freedom, di ba, yung babae. So yun, siguro hindi malamang tama naman tama naman din siguro na maging dahilan to ng babae para makapag-break, but hindi tama na gawin mo tong dahilan na hindi mo kinakausap ang boyfriend mo, di ba? Mali na, so meron kasi mga ganito na for 5 years, ganito yung ginagawa ng boyfriend nila, ganito kanya, pero tinatanggap lang nila. Meron din naman, ito, ano lang, kinukuha ko yung side ng lalaki at babae, di ba? Oo, sang-ayon ako na makipag-break ang babae dahil lang nasasakal sila, pero ang hindi ako sang-ayon yung makikipag-break ka sa dahilan na to nang hindi mo man lang kinausap yung boyfriend mo. Siguro, ang pinakamagandang gawin, ikausapin mo yung boyfriend mo na nakakasakal. Diba? Pero, kapag halimbawa ang boyfriend mo eh kinausap mo at naging maluwag naman, pinagbigyan ka sa gusto mong gawin, and then pag tagal-tagal, mga after 1 year or ilang buwan, eh gano'n na naman at paulit-ulit lang na palagi ka nasasakal, yun siguro tama yun. But once na idahilan mo yun out of dahil gusto mo lang makawala, diba, na hindi mo na binigyan ng chance yung boyfriend mo, eh yun siguro, yun mali yun. Diba? So ang pinakamaganda kasi sa isang relasyon eh nagko-communicate yun. Hindi maganda yung kadalasan kasi mga babae ang gusto eh maramdaman kung ano man yung gusto nilang sabihin, di ba? Hindi ganun yung lalaki. Hindi lahat ng lalaki malakas makasense. Actually, karamihan ng lalaki talaga or almost lahat ng lalaki manhin. Di ba? Bihirang-bihira lang talaga yung lalaki na kayang isense yung topak ng babae. No? So, kung meron pa yung mga saloob yun, kausapin nyo muna. Hindi yung makikipag-break kayo sa dahilan na ganun. Or kahit tama yung dahilan mo na nasasakal ka, hindi pa rin maganda na makikipag-break ka lang
nang hindi mo malaki na kausap yung boyfriend mo. So, parang nagpo-fall pa rin yan dun sa nakahanap ka ng iba. Diba? Nakahanap ka ng iba at yun yung dinadahilan mo para makawala ka na sa boyfriend mo kasi nasasakal ka at tatakbo ka dun sa bago. Diba? So, sure. And John, next natin sa mga karak ng babae, kung bakit sila nakikipag-break is yung ano, is yung ang lalaki ay seloso. Seloso, di ba? Yung tipong ultimo best friend mo, na best friend mo na 10 years bago kayong magkakilala, pinagseselosan. At yung tipong pati pamilya mo ay pinagseselosan. Di ba? Paano? Halimbawa, nag-gaya ka, na sa ganitong date, eh, lumabas kayo. Ay, nagaya siya pa. Nagaya siya na sa ganitong date, eh, lumabas kayo. Diba? Pero, ang sasabihin mo doon sa boyfriend mo na may lakad kayo ng pamilya mo sa date na yun. So, ang mga banat ng mga lalaking gano'n yun, so, minsan na lang yun, baka naman pwede mo sabihin niyo, ano, na tayo naman muna. Kasi, siyempre, palagi naman kayo magkasama. Doon ka naman umuuhi, ganyan, ganyan. So, hindi mo naman na ako lagi pinagbibigyan na lumabas tayo. So, pati sa pamilya, nagsiselos. So, ang ano naman dito, kung bakit nakikipagkiwalay ang babae sa selosong boyfriend is yung kasi parang gusto na, ang lumalabas na dahilan dito is parang gusto na lang ng lalaki. At siguro pinapalabas ng babae na parang gusto na lang ng lalaki na ang i-priority is sila. Diba? Yan yung mga dahilan ng mga babae. Diba? Kasi, yun nga, pinagsisalong. So, kumbaga, hindi ka na, parang hindi na pwedeng makipag-usap sa ibang tao. Malala, no, yun, kapag pati babae, pinagsisalosan. Diba? Pero meron pa rin ganun. Kahit babae, kahit best friend ng, ano, kahit best friend ng girlfriend nila, pinagsisalosan nila. Yung tipong kapag naparami lang ng oras yung babae dun sa best friend nila, babae yan, nagsiselos na. Diba? Yung tipong, mas marami pong oras ang binibigay mo sa mga best friend mo kaysa sa akin, ganyan-ganyan, bla bla bla. Minsan na nga lang tayo magkita, ganyan-ganyan. So, yun siguro tingin ko, yun yung nagiging, hindi sa pagiging seloso. Diba? Kumbaga parang naiinis na yung babae dahil sa sobrang pagkaseloso. Hindi sa mismong nagseselos yung lalaki na. Dahil sa halos lahat na lang ng tao, eh, pinagseseloso niya. Diba? So, hindi mo naman din masisisi kung talagang overreacting yung boyfriend. But, tingin ko, yun yung dahilan. Comment nyo down below kung tama yung mga pinagsasabi ko, ha. Kung meron kayong mga selosong boyfriend, comment nyo down below kung anong dahilan. Or, ano nga ba ang possible na dahilan kung bakit may kipag-iwalay kayo sa selosong yung boyfriend. Thank you. Yun. Yung next natin sa mga kakak ng babae kung bakit nakikipag-break is yung ang boyfriend nila ay mapanakit. Mapanakit. Although, tama din naman. Tama naman talaga na may pag-iwalay ka. But meron din kasi mga babae na masokista eh. Diba yung gusto nila yung sinasaktan sila ng boyfriend nila eh. Hindi ko maintindihan din sa ibang mga babae. Although kasi pag ang babae kapag na-fall in love na yan, hindi nila titingnan kung ano pa, kung ano itsura mo, kung mas maugali mo. Basta kapag na-fall sila sa iyo, eh, tatanggapin nila kahit yung pinaka-bad side ng lalaki. Ganyan magmahal ng mga babae, diba? But sa panahon kasi ngayon, eh medyo hindi na Maria Clara. Hindi na Maria Clara mag-isip ang mga babae. So, ganyan nagiging palaban namin sila. And, kapag sinasaktan na sila, although, siyempre, dapat din naman talaga na hindi sinasaktan ang babae. Pero meron din naman din kasi mga babae na nananakit ng lalaki. Yung ultimong konting, ano lang, babatukan ng lalaki, konting kibot, sasampalin,
konting ano hahampas eh, diba? So hindi kasi maganda na ganoon, diba? Yung hindi po nagiging hobby mo na, nagiging hobby na ng babae na hampas yung lalaki. At hindi rin naman din talaga maganda yung hobby na ng lalaki na yung kung gumurot, nangangalat, diba? Although medyo sweet yun, but kung medyo kung medyo malakas na o medyo nakapasobra na, eh hindi rin naman yung maganda. So ito talaga nagkipag-break ang babae kapag yung talagang umabot na sa point na sinasampan na silang lalaki, yung tipong kahit wala naman silang ginagawa pero nung isip yung boyfriend nila ng masama, eh bubugbugin na sila. Yan talaga, syempre kahit naman ako kung babae ako, makikipag-iwalay ako, babayagan ko muna yan bago ako makikipag-iwalay, diba? So yun talaga, kung tip ko lang sa mga babae, kung talagang medyo napapadalas na ang pananakit ng boyfriend niyo sa inyo, eh medyo mag-isip-isip na kayo. At kung talagang desidido na, kasi hindi ko rin naman din ma-encourage ang babae na makipaghiwalay ka agad. Dahil lalo na kapag, kasi ang babae, nagbibigay ng maraming chance sa lalaki para magbago. Pero bigyan niyo sila ng chance na magbago, siguro lumayo kayo. Diba? Hindi naman sa makikipag-break ng but meron din naman kasi makikipag-break, pero kapag nag-sorry, babalik. Tapos, yun na naman, bubugbugin na naman, para paulit-ulit ang dahilan, diba? So, ang tip ko lang, kung lumayo muna kayo, and then mag-isip kayo, kapag hindi nyo ma-imagine yung sarili nyo na babalik lang kayo sa ganong sitwasyon, eh siguro huwag na lang i-garbo na yun. Medyo masakit lang yun, pero siyempre kung yung safety nyo na yung nakasalanan, eh siyempre dapat mag-isip-isip din, diba? So babae kayo, may karapatan kayo, so huwag tayo masyado magpa-under sa mga lalaki, diba? So isip lang, meron kayong tamang pag-iisip, diba? So nasa decision nyo pa rin yan. Decision nyo pa rin kung mag-i-stay kayo o aalis kayo sa ganung situation, diba? Ganyan. Ganyan naman. And yun, yung next natin sa mga kakap ng babae kung bakit sila nagkipag-break sa mga boyfriend nila is yung hindi kayang ipaglaban. Hindi kayang ipaglaban. Ito yung mga dahilan ng mga babae na nagkipag-break sila kasi yun nga, parang walang bayag ang lalaki. Yung tipong kapag sinabihan ng magulang na ganito, sunod ka agad. Kapag sinabihan ng mga barkada na ganito, maniniwala ka agad. Yung tipong hindi na kinakausap ng lalaki yung mga girlfriend nila sa totoong nangyari. Basta maniniwala na lang sila na sasabihin ng iba. Diba? Lalo na kapag iniisip ng lalaki na majority ng mga tao ay ganun ang standard. Diba? So, kung tayo mga lalaki, diba? Kapag may girlfriend kayo, syempre, dapat kaya nyo silang ipagtanggol. Ipagtanggol. Diba? Sa kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Kahit magulang nyo pa yun. Diba? Kung kayo yung nakakakilala sa mga girlfriends nyo. Diba? So, kung ang tingin lang ng magulang nyo ay ganito yung babae, eh kayo pa rin ang makakasagot niyan, diba? Hindi naman din porket may mga magulang kasi talaga na matapobre, diba? Yung unang tingin pa lang, akala mo may is ka na nila, akala mo kilala na nila. Especially yung mga nanay ganito. Maraming mga mami ko lang ito na unang tingin pa lang sa babae and puro negative na yung nakikita. Although, hindi ko naman din sila masisisi, lalo na kapag uniko iho yung anak nila. Eh, parang feeling ng mga mami ko na aagawin na ng babae yung anak nila sa kanila. So, parang ang tinitingnan nila ay yung mga negative. Lalo na kapag lagi mga shorts, yung talagang all out. Kaya siyempre,
mga damitan ng mga millennials sa babae yun eh, talagang maluhan eh, no? So yung mga mami ko eh, hindi mapigilan yung sariling mag-isip ng kung anuman, di ba? So yun, kaya lang yun kasi yung mga lalaki na palasunod din sa magulang, lalo na yung mga mamas boy, pampas boy, and mga walang ano sa buhay, walang parang walang dignidad, and hindi nila may paglaban yung mga boy, mga girlfriends nila. So yun hindi rin natutuwa ang mga babae sa ganun. Kasi siyempre na girlfriend ka, dapat makikinig ka. Well, hindi naman masamang pakinggan mo yung iba, pero syempre, ikaw yung nakakakilala sa girlfriend mo. So, dapat kung kilala mong ganito na hindi naman ito yung sinasabi ng ibang tao, eh, ipaglaban mo yun. Diba? So, yun yung talagang nagiging dahilan kung bakit talagang ibibreak ka ng girlfriend mo. But, sinasabi ko nga, na hindi rin maganda mga tropa ko na babae na may pagbrigay sa boyfriend nyo agad-agad. Diba? Sabihin mo sa kanila na paglaban mo naman ako, diba? Communication, hindi yung may kapag-break ka pagkatapos kapag tinanong ka ng boyfriend mo kung bakit, sasabihin mo hindi mo kaya itong tanggol. Diba? Ang pangit na naman. Diba? Palagi yung munang kakausapin, or both sides, babae na lang, palagi yung munang kakausapin itong mga girlfriends, boyfriends mo bago kayo may pag-break. Diba? Para alam ng partner niyo kung anong dahilan kung bakit kayo may pag-break. Diba? So, nasa kanila na yun kung magbabago sila or what. Diba? Choice nyo naman yun umalis. But syempre, give them the clear reason. Diba? Clear reason kung bakit kayo may pag-break. Hindi yung basta kayo may pag-break out of... Oo, siguro, reasonable. Reasonable reason. But syempre, kailangan nyo pa rin silang kausapin before kayo may pag-break. And then, kung hindi talaga mag-workout, then that's the time na talagang dapat na kayo may pag-break. Okay? Okay. And yun. Thanks for watching for today's video. And I know na marami nakarelate sa mga millennial girls natin, millennial ladies natin ngayon. So, yun. No, so... yun lang, tip ko lang din sa inyo na alam ko naman na kadalasan talaga or karamihan sa mga breakups eh kasalanan ng mga lalaki, diba? No, so choose nyo yung mga ladies na makipag-break. But syempre, as I've always saying, na communication is the best solution to any problems. But hindi ko sinasabi na palaging mag-work out ang communication. Diba? Sinasabi kasi nila na may pag-usap ka, kailangan ganyan, kailangan ng communication. But meron talagang mga bagay na hindi makukuha ng pag-uusap. Especially kapag yung taong involved ay hindi nakikinig. Diba? Two-way yan. Meron nagsasalita, may makikinig. And then vice versa. Diba? So, ang communication, hindi lang basta ililalabas mo yung sa loobin mo doon sa isang tao. Diba? Kailangan, pinapakinggan din ang sinasabi ng isa kapag nagsasalita ang isa. Diba? And then, ganun din. Pakinggan mo rin. Hindi lang yung palaging ikaw ang nagsasalita. Kung minsan kasi, tinatawag na communication pag ang babae lang ang nagsasalita eh. Hindi na pinapakinggan. Ganun ba kasi siguro talaga na mas mabuka ang babae sa lalaki. But kung minsan din kasi umaabot na sa point na ang gusto lang ng babae sila na nagsasalita at hindi na nila pinapakinggan yung sinasabi ng lalaki. Diba? Which is hindi mo matatawag na communication. Diba? Sabi ko sa'yo, kung sa inyo, is communication is talking and listening. Then vice versa. Diba? And then, kapag nakuha nyo na yung mga thoughts nyo, mga saloobin nyo, i-plan nyo kung paano nyo i-work out. And then, kung hindi talaga, talagang may ganun eh. May point na hindi talaga kayang i-work out. Diba? Kasi tao lang kayo. Diba? Meron talaga, meron at meron talagang mga bagay na hindi
kayang i-work out. Diba? Huwag na tayo magpa-i-talk nito. Diba? Kung hindi nyo talaga kayang i-work out, that's the time na dapat na kayo makipag-beat. Diba? I'm not encouraging anyone na makipag-break agad. I'm encouraging to have a better communication. Diba? So, yun. Kasi, ang babae lang talaga maboka. So, talagang marami silang kakak sa buhay. And, binanggit ko lang yung mga ilan doon sa mga kakak na yun. But, ito, bangan nyo. Yung mga kakak naman ng lalaki, kung bakit sila nagkipag-break. Diba? Meron din mga kakak ang mga lalaki na malalim. Hindi ko yung susulat sa mga mababaw lang na ganyan. May mga kakak ang lalaki na malalim kung bakit sila nagkipag-break. Kadalasan kasi, ang mga lalaki, ang dahilan lang ay nagsawa, ganyan-ganyan. Pero, merong ibang dahilan kung bakit. So, yun, thanks for watching again. So, abangan nyo yung aking mga next video. Medyo serious to. Medyo serious eh. But, para kasing yung breakup ngayon eh, hindi na ganun gani. Parang hindi na ganun kaseryoso. Although, it's a serious matter. Kasi parang medyo bumababaw na yung dahilan ng mga tao kung bakit sila umaalis sa isang relasyon. Diba? Hindi lang mag-work out yung wala na. Bumibigay. So, yun. Thanks for watching again. Mula. Thanks for watching again. No? So, don't forget to like, share, kung gusto mag-comment, comment kayo ng anything, suggestions, recommendation, violent reaction. I'm willing and I'm very happy to accept, to read your comments. And subscribe na kayo sa channel ko. No? Channel namin na Baby Mopot na palaging wala. And click nyo lang din yung bell button para updated kayo sa ating daily vlogs. And then, subscribe lang kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga friends nyo para sa ating first 500 subscribers na bumibigay ako ng 3D origami base. So, yun, bali, ang target ko yung tatlo ang maipamigay ko kapag na-reach ko na yung 500 subscribers. Then, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating reward kasi gusto kong marinig ng Jamil ang aking English Only Please Challenge Jamil Edition. So yung mga makakapanood dito naman nirigma eh sana umabot kayo dito sa dulo ng lore i-pass forward nyo na at sana dito kayo matigil sa part na to, sa time na to para ma-spread nyo sa Jamil ang aking hinahandang challenge para sa inyo. No, so yun, see you when I see you. Palaganapin natin ang Gabicol Fever and start tayo sa Pilipinas and malay mo, international. Maraming sa mga susunod na subtitle na dito. Diba? Dahil mapapanood na tayo sa ibang bansa. And yun, bye-bye!